Hi guys, ang video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-invest sa cryptocurrency. So ano ba yung cryptocurrency? Ito ay currency na kung saan ginagamitan, nandito siya sa digital. Para rin siyang fiat, pero dahil nga digital na tayo ngayon, kailangan na po ng currency gamit po yung digital. Parang digital payment din po ito. So ngayon guys, ay ituturo ko muna sa inyo kung paano kayo mag-start na bumili ng cryptocurrency dito sa platform na to. Anyway guys, ang video ko na to or yung channel ko na to is more about educational sa papaano natin palalaguin yung ating pera. So sa isang channel ko o kaya yung aking channel na Pinoy Influencer, nagtuturo ako doon kung paano kayo kumita ng pera. So sa channel naman na to, sa aking channel na to, which is eto nga Road to Wealth PH, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo palalaguin yung pera nyo. So, iba't iba kasi yung asset class. So, halimbawa, ito ay isang panibagong asset class na tinatawag. So, ano ba yung mga iba't ibang asset class? Meron yan sa stocks, pwede tayo mag-invest sa stock market, pwede tayo sa forex, pwede tayo sa real estate, pwede tayo sa co-op, kung meron kayong cooperative, pwede tayo sa gold, pwede tayo sa silver. Marami pang ibang iba ng asset class. Meron tayong tinatawag kasi na diversification. Ang the best na diversification na gagawin natin is iba't ibang asset class. Marami kasi nagda-diversify sila sa iisang asset class. Kaya pag nagkaroon ng problema, halimbawa, na sa real estate lang sila, nagkaroon ng market crash dun sa real estate, tangay lahat yung pera nila, wala silang natira. So ngayon, the best thing na gagawin natin is diversified sa iba't ibang asset class. Ano ba yung asset class na to? So, eto nga yung cryptocurrency. Gumagamit ito ng tinatawag nilang blockchain. Ang blockchain, guys, yan yung next big thing after ng internet. Yan yung pinakamagandang na-discover nila, yung tinatawag nilang blockchain. Okay? So, sa susunod nating video, pag-uusapan natin yan. Pero, sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano kayo bumili at magbenta ng cryptocurrency. Pero guys, ang goal dito is mag-invest tayo. Hindi tayo mag-trade lang ng basta-basta. Pero if you want to trade, pwede rin. Meron tayong mga previous video regarding po dito sa aking first channel, which is yung Pinoy Influencer. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo yung isang platform wherein dito pwede tayong bumili and pwede rin nating ibenta yung ating mga investment kapag matagal na dito po sa platform na to. So anyway guys, kung bago lang kayo dito sa channel na to, my name is Mark. So ito yung channel ko na second channel, which is pag-uusapan natin yung finance and paano yung daan para sa financial freedom. Okay, ituturo ko sa inyo kung paano lumaki yung inyong assets or paano lumago yung mismong pera nyo at kikita na lang siya through passive income or yung tinatawag iba't ibang mga strategy na gagawin natin at ituturo ko sa inyo. Okay, so para mapanood ito ng mga kasama natin at marami pang makapanood ay please guys, i-like nyo yung video na to and i-share nyo na rin sa mga kilala nyo at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. So ngayon, punta na tayo sa isang platform. So dito yung platform na tinatawag nilang Build Your Dream Finance or BYDFI. Okay, ito yung platform na to. Okay, so sponsored niya tong video na to. At ituturo ko sa inyo kung saan pwede kayong bumili ng iba't ibang mga cryptocurrency. Okay, so sabi ko nga, hawakan nyo lang yung mga cryptocurrency na yan. And tamang-tama, before yung bull market, tamang-tama ngayon tayong bumili. So, before tayo dyan mag-start, merong link dyan sa description, mag-create muna tayo ng inyong account. So, para magawa yan, click nyo lang yung Get Started para makapag-create tayo ng account nyo. At dito, i-fill up lang natin itong mga to. Okay, so, tutorial muna to. And then, sinabi ko naman na yung benefits ng pag-i-invest sa cryptocurrency. So, invest in long term. The best way para kumita ho tayo sa mga cryptocurrency is huwag po nating ibenta agad. Okay? Habang ngayon, mababa ngayon yung mga presyo, pwede tayong bumili. So, ilagay nyo lang po yung inyong email. Yan. So, halimbawa, meron kayong verification code. Ilalagay nyo lang dyan. Okay, ilagay nyo yung email nyo. Pwede rin po yung mobile kung gusto nyo gamitin. Okay, +63 yan. Then, click nyo lang yung send. Merong ilalagay na code dyan. Isesend sa inyo ng 6 number. Puntan mo yung email mo o yung cellphone number mo. And lagay mo yung password. And then, dito sa baba, makikita nyo lang dyan. Okay, so, maglagay ka ng login password.
Okay, invitation code optional. So, meron naman na tayo kapag na-click nyo yung link, then click nyo lang yung get started. Ganun lang guys, meron na po tayong account dito po sa BYDFI. Pwede na tayong bumili ng mga cryptocurrency dito. Okay guys, so dahil meron na tayong account, so nag-login na tayo at ito na yung mismong makikita natin. So, tutorial muna to and then mamaya ituturo ko sa inyo kung paano kayo bumili. So, i-manage muna yung account nyo para sigurado na walang problema is maglagay po kayo ng security. So, merong level security. Yan. So, pwede kayo maglagay. Pwede nyo i-check lang yan para tumaas yung security. Ayan. So, master settings. Siyempre, dapat mag-KYC. Yung KYC, madali lang naman po mag-KYC dito po sa BYDFI. So, now, para makapag-start tayo dito pala sa BYDFI na makapag-start mag-invest, you can start pala dito as low as $20. So, dito, pwede kayong bumili ng cryptocurrency dito. Meaning, meron tayong, pwede tayong gumamit ng card kung gusto nyo gumamit ng card. 1:1. Okay? So, pwede kayong bumili. And, pwede rin po kayong, ayan, so, pwede po, may mga card minsan, ayan, Visa. Ayan, pwede kayong bumili. 1:1 yung presyo. Pero, may minimum siya. Transact kay Visa. Ayan, pwede yung Apple Pay, Visa. Ayan, may presyo na 1.03 ang USD against USDT. Okay, usually guys, USDT po yung magiging pera nyo dito kapag nakabili kayo. Or pwede rin po kayong from other wallet. Halimbawa, meron kayong crypto wallet and gusto nyo lang dito mag-buy and sell. Pwede rin po yung BYDFI. Okay, so ituturo ko muna sa inyo paano kayo bumili. Halimbawa, meron na kayong account. Click lang natin dito sa My Assets. Okay, so ang gagawin lang natin dito is pwede tayo mag-imbak ng crypto dito. So, I suggest na aralin nyo muna kung ano yung mga cryptocurrency na pwede nyong bilhin. So, kung gusto nyong long term talaga, okay, ito yung advice ko sa inyo, pwede kayong bumili sa tatlo. Yan, pwede kayong bumili sa Bitcoin, Ethereum, at saka pwede rin po yung BNB. Yan yung aking coin na meron lagi sa akin yan. Okay, yung BNB kasi yan ang native token ng Binance, which is Binance is number one sila. So, yung Bitcoin, yan pinaka-tatay sa lahat ng cryptocurrency at Ethereum naman, siya yung pinakahari pagdating sa altcoin. Malalaman nyo lahat dyan dito sa channel na to darating na panahon. So, ngayon lang ay tutorial muna tayo. Okay, so right now, meron tayong iba't ibang mga cryptocurrency dito na nakalagay. Yan. So, meron tayong 1,200 na cryptocurrency dito. So, ngayon ay mag-trade tayo sa spot. Pag sinabing spot, pwede kang bumili spot lang. Okay? On the spot, pwede tayong bumili. Or, ito yung buy and sell. Mas maganda kasi dito kesa sa mag-convert-convert ka lang, gamit po yung coins.ph. Mahal yun. At saka sa Paymaya. Dito, mas mura pong bumili compare sa kanila. So, maganda dito, pwede rin kayong gumamit ng chart. Okay, kung magte-trade kayo. Pero kung kayo long-term investor, kahit di po kayo mag-chart, okay lang po yan. Okay, so pwede nyong baguhin ng mga to. Halimbawa, 1-minute time frame. Bawat candle nito is 1 minute. Pwede rin 15 minutes, bawat candles. So, halimbawa, bibili kayo ng Bitcoin. Sample lang natin. Yan. So, dapat makikita nyo dito, meron na tayong mismong available balance. So, meron tayong 91.64 na US dollar. Pero kung bibili kayo, maganda dito kasi napakagandang gamitin. So, halimbawa, 25% sa portfolio nyo, 50% sa portfolio nyo, 75%, 100%, madali pong gawin. Madali lang i-execute. Halimbawa, gusto nyo lang 25%, makikita nyo $22 sa pera nyo, yun ang mabibili nyo lang. And dito, pwede nating baguhin po yung presyo. Okay, so halimbawa, gusto nyo lang ang presyo niya, pag bumaba siya ng 29,000, saka lang ma-execute o ma-fulfill yung orders nyo. So halimbawa, click lang natin yan. Makikita nyo dito, meron na siyang order dito sa baba. Ayan. So meaning, may order kayo na kapag dumating yung presyo ng Bitcoin ng 29,000, makakabili kayo ng 0.0074, which is ang price noon is $21.46. Yan po yung magiging may babawas sa fund nyo. Ganun lang kadali. If you want to sell naman, basic lang din. Okay? Nandyan na rin siya. Ilalagay nyo lang magkano yung bebenta nyo. So, halimbawa, meron tayong Bitcoin.
meron tayo 0.00013 at gusto natin lahat. Ayan. Mabebenta natin siya ng $4. Okay? So, halimbawa, ibebenta natin. Ayan. Must be greater than 10. So, kulang pala siya. So, halimbawa, nakabili tayo, then pwede na nating ibenta. Alright? So, ganun lang kadali po dito magbili and magbenta. Pero, kung kayo ay long-term investor, okay lang na wag muna kayo magbenta. So, nandito lang siya. Pwede nandito. Kung gusto nyo naman i-transfer to sa other wallet, napakadali lang. Click nyo lang yung withdraw and then ilipat nyo sa wallet para So, halimbawa, hindi kayo palagay sa mga exchange, pwede nyo pong ilagay yung crypto na nabili nyo sa wallet. Okay? So, pwede nyo pong ilagay dito sa wallet. Or yung isang application na kung saan, nandun lang po yung mismong cryptocurrency nyo. Ganun lang po dito. Anyway guys, ang BYDFI, marami pa po siyang ibang feature. So, etong tutorial lang na to is paano kayo mag-start na mag-invest. At least, nakikita nyo na paano kayo mag-create ng account and then paano kayo mag-invest. The best way is bumili lang kayo sa spot if you want to become a long-term investor pagdating po sa cryptocurrency. Okay? And i-set up nyo lang din yung account nyo kung gusto nyo gamitin to. Okay, pwede nyo i-set up para... pero ito naman ay safe. Anyway guys, ito ay based siya sa Singapore and matagal na rin ang gumagamit nito since 2019 pa. Okay, nandito na ako sa crypto exchange pala to. And meron din silang tinatawag nilang copy trading. Ano ba yung copy trading? May mga traders dito na matagal na silang nagtitrade pero pwedeng ma-execute yung trade nila sa gamit po yung account mismo. So makokopya niya yung trade nila. Kapag sila kumita, syempre kikita ka rin. Pero ang disadvantage naman nun is pag nag-loss sila, syempre mag-loss ka rin, mag-convert ka rin sa, or mag-i-incurred ka rin ng loss. So, meron kayo dito, may mga iba't ibang traders dito. Ayan. So, ito yung mga yon. So, pwede nyo silang kopyahin. Easy lang para gawin din yan. Click nyo lang yung copy and then pwede na po kayong mag-copy sa mga trades nila. Makokopya yung trades nila gamit po ang iyong account. Hindi nila makukuha yung account nyo, pero yung trades nila ay makokopya gamit po yung tinatawag nilang copy trading. Alright? So, sana nagustuhan nyo itong video na to. And sana, so since ito ay bagong channel natin, marami tayong mga pag-uusapan kung paano natin palaguin yung pera nyo. Isang way ito para mapalago yung ating pera. Mag-invest lang tayo sa cryptocurrency, lalong-lalo ngayon before yung bull market. Ang expected natin sa bull market is 2024 to 2025. Mag-set kayo ng goal nyo, kung magkano yung kita nyo, and then kapag na-reach nyo na yon, pwede na kayo mag-sell. Okay na yon, kasi isang asset class lang to. If you are long-term also, walang problema. Kasi ang cryptocurrency is just nandyan para mag-stay yan. Okay? So once again, this is Mark from Road to Wealth PH. Make sure na mag-subscribe kayo dito sa panibagong channel ko para marami kayong matututunan tungkol sa finance. So, thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.